Sa pagpapatuloy ng espesyal na ulat ng 24 oras sa lokal na eleksyon, laban sa pagkagobernador ng Ilocos Norte ang ating tututukan. Dalawang malaking pangalan sana ang magbabanggaan pero di na yan matutuloy dahil sa pag-atras ni Congressman Rodolfo Fariñas para magretiro sa politika. Tinutukan niya ni Danuting Cunco. Kapwa malaking pangalan sa Ilocos Norte, umusbong ang banggaang Marcos versus Fariñas para sa pagkagobernador. Si Matthew Joseph Marcos Manotok, kasalukuyang provincial board member at apo ni Congresswoman Imelda Marcos. Vice Governor ang dapat natatakbuhan, katandem ng kanyang lola. Pero umatras ang dating unang ginang dahil daw sa kalusugan. At si Manotok ang ginawang substitute kay Imelda. None of us cousins, this generation is a little reluctant. We've always been aware of the political side of our family, but I guess we were always a little insulated or cautious about it. Substitute candidate din ang dapat makakalaban ni Manotok, ang dating kaalyado ng mga Marcos na si Congressman Rodolfo Fariñas. Humalili siya nang umatras ang kaalyadong si Jesus Arimbuyutan. Balak na raw sana niyang magretiro pero nagpa siyang tumakbo laban kay Marcos Manotok nang tapatan ng isang apo ni Imelda ang anak ni Fariñas para sa pagkaalkalde ng Lawag. Labag daw ito sa kanilang kasunduan na hindi magtatapatan ng mga Marcos at Fariñas sa anumang posisyon. Ilang beses naming tinex at tinawagan si Fariñas para sumama sa kampanya niya pero hindi siya sumasagot sa amin. Sa aming pag-iikot, wala kaming nakita ni isang poster niya. At ngayong araw, sa hindi inaasahang hakbang, umatras na sa karera si Fariñas. Nagpunta siya kanina sa COMELEC office sa Lawag City para ihain ang statement of withdrawal niya. Gusto na raw niyang ituloy ang balak na pagre-retiro. I may not be able to give 100% of my time dahil at my age, gusto ko naman yung parelax-relax na. Kaya mag-isa nang tumatakbo sa pagkagobernador si Marcos Manotok. I wish him the best. I was governor for more than 10 years and I think Matthew will do a good job also. Sabi ni Manotok, hindi raw niya inasam ang buhay politika. I never planned, hoped, or dreamt of politics. I was just asked and I guess I was trying to be a good son to support my mother. But ultimately, it was my decision, and I appreciate my family for not forcing me. Puno sa atraksyon ang Ilocos Norte, gaya ng pamosong windmills, mga lumang simbahan at beaches. Sabi ng mga Ilocano, trabaho daw ang issue na gusto nilang matugunan. Kahirapan, dapat sana masolusyunan. Investment is still something that we need and that we have seen has helped our province. So we're looking forward to hopefully welcoming new businesses here in Ilocos Norte. Danuting Cunco, Nakatutok, 24 Horas.